Yes. Amiel Aban, ayan, bumati ka muna sa ating mga Showtime Onliners. Go ahead. What's up, Showtime Onliners? Hello, ako po si Amiel Aban. Thank you for having me, guys. Yes. Hi. Oo. Hi, Kuya Amiel. Kamusta naman tayo? Ano ang pinagkakabalahan mo bukod sa pagpapromote ng iyong bagong single? Well, right now, gumagawa ako ng mga assets or yung mga requirement na videos and photos for my next single naman. So, Asset and liabilities yan eh. Oo nga eh. Kung mag-declare na si Amiel eh. Yes. Pero sino ba si Amiel Aban bago pinasok ang music industry? Yan. Siguro let's go like counting way back. I'm a graduate of electronics engineering. Then after hindi ko siya super pinursue. I became one of the Juans crew member. Parang the Juans yung banda. Yeah, naging member ako ng crew nila, yung nag-set up ng mga gamit, nag-set up ng mga instruments nila and stuff. Saka yung nag-mix ng audio nila, yun. Yun yung work ko before. Yeah. So, pero hindi ka pa nagkakabanda? Kala ko, ano kanila? Dati kanilang drummer, guitarist, singer. Ikaw ang nagsiset up. Banda-banda dati nung high school, nung college, pero nagkaroon ng tapos napunta sa church, naging part ng worship team. Yo, doon ako na enhance din na whole skill ko as a musician. Yeah. I see. Oh. As you said earlier, no, na ikaw ay kumbaga production, na part ka ng production noong the Juans na banda. Pero saan ba nag-umpisa yung interest mo or yung hilig mo sa musika? Kasi nga, balita namin, nagsimula kang sumulat ng kanta bilang therapy. Baka pwede mo kaming kwentuhan about this. Yeah, so dati kasi nung bata ako, like elementary days ko, may mga kalaro ako sa amin na nagigitara sila. Tapos may nagtanong sa akin isang friend ko din, kalaro ko din, sabi, marunong ka ba nito? Alam mo yun, yung parang tono niya parang nangaasar ko. Marunong ka ba nito? Sabi ko, sige, pag nagbakasyon, uuwi ako sa amin sa Bulacan, bibili ako ng guitar, pagbalik ko mas magaling ako sa inyo. Parang ganun yung naging motivation. Siyempre, as a challenge. Naman, yeah, alam niyo naman, bata, di ba, parang, hindi, gawang papatalo, kailangan. Pero in terms of being, music being my therapy, I went through a lot mula nung 2016 onwards hanggang ngayon. And I was actually, well, hindi pa ako diagnosed, but I can see symptoms of anxiety. Well, I have anxiety. Yeah. I overthink a lot. And for me, there's no other way as a musician to let my thoughts out through writing songs. So, yung mga experiences ko, sinulat ko siya, yung mga galit ko sa mundo, yung mga hugot ko, ganyan. Well, kapag ako kasi humuhugot, it's not just about love, it's about life. Like, if humuhugot ako, it's my experiences. Why did these people do this stuff to me? Bakit ganito? Bakit ganito yung nangyari? Ganyan, ganyan. And na-encapsulate siya sa mga songs ko. Congratulations. No, I just want to congratulate you kasi diba, timely ngayon yung mga anxiety and mental health and depression eh. And congratulations na somehow nakakita ka ng outlet to let go of those negative thoughts and energy sa'yo na kasi mahirap yan ngayon kung nakukonsume ka eh. Diba? But how are you now? Are you feeling okay na ba at some point? Yeah, I'm healing. Sabi nga nila, healing is not linear. Sabi, sometimes for like 2-3 days you're okay, tapos hindi na naman, tapos okay naman. But yeah, I'm just letting life happen, whether it's good or bad, it's okay. Kasi wala, ganun talaga eh. I've learned to accept that life is like that. Yun. Yes. Yes, good job yun. Pero yun, naka-inspire ka talaga. And I'm sure madami ka din na-inspire on the way, di ba? Syempre with writing your music and the people around you, no? Pero to speak, sa pang influences naman tayo, sino ba yung mga iniidolo mo pagdating sa kantahan? Go ahead. Yo, I'm a big fan of Lainey. Foreign. Misa Lucha? Sino Lainey? Iba. Lainey, yung band na Lainey. Ah, okay. Lainey. Kala ko si Lainey Misa Lucha. Lami yun kasi Lami. Pero in terms of in terms of OPM, I'm a huge fan of Zach Tabudlo. Mm. I'm a huge fan of Zach Tabudlo.
Paano yung ano, The Ones? Since ano, you worked for them before. Yeah. I've produced music din kasi with them. So, isa rin sila sa... Saka si Carl, he's a big influence to me as a musician and as a producer. As a person, as a whole, Yes, ayan, speaking of music influences, paano mo ba ma-describe ang music ng isang Amiel Aban? Yeah, recently ko lang siya na-formulate. I listen to a lot of genres, like indie, mostly pop, retro, kilig ako sa mga lumang songs niya. And, tinga, Lainey, and yung mga songs that you can play while you're driving, while having a road trip. Sa lahat ng influences ko, I tend to get style from them and then mix them. Siguro, to describe my music, I wanna call it like fusion pop. Kasi I fusioned every influence that I have and then turned it into something that I want. So I guess that's how I will call it. Fusion pop. Wow. Very nice. Mm-hmm. Pero pag nagsusulat ka ng kanta, anong inuuna mo? Lyrics o melody? Pwede. Huh? Usually, kunin ko yung phone ko, tapos open ko yung notes. Habang nagtatype na ako ng lyrics, meron na siyang melody sa isip ko. Okay, pero ito, pag-usapan naman natin yung single na Honest. Tungkol saan ba ang kantang Honest? Siguro to make it short, it's about, Honest is a declaration of self-discovery, self-love, and staying true to who you are, to your true self. Kasi, ngayon, ang dami na na-post ka online, kailangan maganda, kailangan maayos, but no one posts about their real life. I mean, ito yung totoo. Ako nga, I always say na doon tayo sa totoo kasi I want to relate to people through their lives. Hindi kasi, mahirap kasi mag-relate if it's just on the surface. Eh. Let's relate deep. Eh. So, I guess Honest is a declaration that this is who I am in the midst of people telling us what we should do or kung ano dapat or kung sino dapat tayo. You know, this is like, I've heard a lot about everything on how to live, on what to do, but this is me. Yun yung the reality. And speaking of Honest po, this is your time to promote. Saan nga bang digital platforms available itong song na Honest? Yun guys, please stream Honest on Spotify, Apple Music, and other major streaming platforms. It's available now there. So, stream it guys. Yun. Yes. Mga social media account mo, habol mo na rin. Follow me on Facebook. Like my page on Facebook. It's facebook.com/amielaban.music. Follow me on Instagram, Twitter, TikTok, @amielaban. And yeah, follow me also on Kumu, @amielaban. Sometimes, nag-live stream ako doon. Yon. Thank you so much, Amiel Aban. And congratulations sa iyong single na Honest. It's Showtime! Buong pamilya,